Okay, magandang araw po uli sa kanila. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa four-way switch. Okay, dito sa four-way switch, so meron na akong nakasulat dito na definition. Four-way switch, it is an electrical switch that controls incandescent bulb or fluorescent lamp in three or more location with the combination of two three-way switches. Bakit sinabi kong three or more? Dahil pwede tayong magdagdag ng four-way sa dalawang three-way switch para madagdagan yung lokasyon na kinokontrol natin yung bumbilya o fluorescent lamp. Habang nagdagdagdag ka ng four-way switch, dumadami ang lokasyon na makontrol mo yung bulb o kaya fluorescent lamp. So meron tayong electrical symbols. Ang electrical symbols niya ay S4W. Ito electrical symbols niya, makikita niyo doon sa electrical plan. Then we have the actual switch. So yung actual switch natin ay meron siyang apat na terminal o apat na butas. May terminal numbering. So terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4. So makikita niyo yung etiketa niya, ito yung nakalagay, nakatatak. So meron siyang X position, then meron siyang parallel position. Ibig sabihin, terminal 1, ayun terminal 1. Terminal 2, terminal 2. Terminal 3, terminal 3. Terminal 4, terminal 4. Ayun yung etiketa niya, or tatak ng four-way switch. So makikita nyo, itong hawak ko na to, ito yung four-way switch natin. Na? So meron siyang apat na butas. Ito yung terminal 1. Ito po yung terminal 1. Ito po yung terminal 2. Ito po yung terminal 3. Ito po yung terminal 4. 1, 2, 3, 4. So nandun yung etiketa niya, yung tatak niya. Okay, so napaka-importante po itong position ng four-way switch. Okay, meron tayong two positions or two position contacts of four-way switch. Meron tayong X position. Pag sinabing X position, terminal 1 and 4 ay magkadikit o nakakontacts. Then terminal 2 and 3 ay magkadikit or nagkaroon ng contacts. Ibig sabihin, pagka naka-X position, pwedeng dumalo yung kuryente from terminal 1 papunta sa 4. Or pwedeng dumalo yung kuryente from terminal 3 papunta sa 2. So that is X position. Then meron tayong parallel position. Pag sinabing parallel position, yung terminal 1 ay merong contact o nagkadikit sa terminal 2. O yung terminal 3 ay nagkadikit o merong contact sa terminal 4. So ibig sabihin, terminal 1 and 2 magkadikit, terminal 3 and 4 magkadikit. That is parallel position. So pag tinitingnan natin, pag naka-X position siya, pag chinek natin ng tester under ohmmeter, so tutusukin natin yung dalawang butas, yung 1 and 4, yan, 4 at saka 1, meron siyang follow or meron siyang continuity, no? Pumalo yung pointer natin. At tutusukin ko yung terminal 2 and 3, meron siyang follow. Ibig sabihin, nagkaroon ng contacts yung dalawa. That is X position. Ganon din sa parallel position. Pag chinek ko ng tester or under ohmmeter, yung 1 and 2, yon, yung 1 and 2, may follow. Ganon din yung 3 and 4, may follow. So nagkaroon ng contacts yung 3 and 4, nagkaroon ng contacts yung 1 and 2. Paano ba ang procedure? Pagka naka-exposition siya, exposition, pagka switch ko, mag-change yung contact. Magiging parallel position. No? So, nag-parallel position, alam natin, magkadikit yung terminal 1 and 2, magkadikit yung terminal 3 and 4. Pagka switch ko, mag-change naman yung contact. Pag switch ko itong parallel, magiging X na naman.
So ibig sabihin, pag switch ko yung paddle, exposition, ang contacts si naman ngayon ay terminal 1 at saka terminal 4 magkadikit. Terminal 2 at saka terminal 3 ay magkadikit. So ayun, yung procedure ng contacts ng 4-way switch. No? Nag-change yung contact habang sinisis mo. Dalawang position. X position at saka parallel position. Okay, ito ngayon yung 4-way switch natin. Ito, yung 4-way switch natin. So makikita niyo, ito yung terminal 1, then terminal 2, then terminal 3, then terminal 4. So i-check natin yung X position. Pag sinabing X, 1 and 4 magkadikit, 2 and 3 magkadikit. Pag sinabing parallel position, 1 and 2 magkadikit, then 3 and 4 magkadikit. Okay, check natin sa pamamagitan ng tester under ohmmeter. So makikita nyo, ito yung 1, ito yung 2, 3, 4. I-check natin kung siya ay naka-parallel o naka-X. So gawin natin naka-X muna. Hanapin natin yung X. So kailangan magkadikit yung 1 at saka 4, magkadikit yung 2 at saka 3. 1 and 4 muna. Ayun. So ibig sabihin, magkadikit yung 1 and 4. Ayun ah. Then 2 and 3. Ayun, 2 and 3. Tusok natin. Ayun. So ibig sabihin, naka-X position tayo, na? Naka-X position. Ulitin natin. 1 and 4. Ayun, 1 and 4. Then 2 and 3. Ayun. So, naka-X position. Pag units ko mawawala, magiging parallel position na naman. Switch ko na. Yun, naka-X ako. Switch ko. Ayun, nawala. Ibig sabihin, wala na yung X position. Tingnan natin. X position, 1 and 4. Wala po. Then, 2 and 3. Wala po. So, ibig sabihin, nakaparel. So, pag nakaparel, yung 1 and 2, magkadikit. At saka 3 and 4, magkadikit. I-check natin. 1 and 2. Ayun, 1, then 2. Ayun. Okay, so pumalo. 1 and 2. Then, 3 and 4. Ayun. So, ibig sabihin, naka-parel position tayo. Again, 1 and 2. 1 and 2. Ayun. Then, 3 and 4. Ayun. Naka-parel position tayo. Pag units ko ulit, mawawala yan. Ayun, nawala ulit. So, naka-X position naman tayo. Ulitin natin, X position, 1 and 4. 1 and 4. Okay, 1 and 4. Ayun, meron, 1 and 4. Then, 3 and 2. 3 and 2. Ayun, okay, 3 and 2. X position. Switch ko ulit. Mawawala. Ayun, nawala na yung X position. Okay, then nakaparal naman. 1 and 2, meron. Ayun, 1 and 2. Then 3 and 4, meron. So, ayun po kung paano natin malalaman yung contacts or position ng 4-way switch. Gagamit lang tayo ng tester under ohmmeter. So, napaka-importante po itong two positions of contacts ng 4-way switch bago natin ikabit. Maraming salamat po. Nagkaroon tayo ng idea tungkol sa 4-way switch. Gagamitin natin ito maya-maya.